Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sobrang gay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sobrang gay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Napakaganda po ng pinag-usapan namin kanina ang kanyang umpisa sa larangan ng politika. At ngayon po, nakapag-prove na siya at meron na siyang mga achievements sa kanyang barangay. Kaya ito po, hindi po tayo nag-endorse, pero tumatakbo po siya for his second term. Welcome back, Kapitan Sunny Santiago ng General Malvar, Santiago City. Kap, napag-usapan natin bago ho kayo nagpunta. Tumitingin po kami at kami po ni SK Mai, lagi ho namin sinusubaybayan yung mga barangay kapitan na mag-guest din para alam namin na talagang nothing but the best ang aming ipapakita. Pero napansin din namin, hindi lang General Malvar ang napakahusay. Diyan po sa Santiago City, lahat ho ng barangay napansin namin malinis, nagfa-function, cleared sa droga, napakaganda. At yun nga ang sinasabi ko, ewan ko ba din sa mga taga Santiago City, puro mga matitikas, magaganda at mga pogi at matatalino, masisipag ang mga public servants po ninyo. Dahil ho ba ito doon sa initiative ng city government ninyo na Gawad Husay? Ano ho itong Gawad Husay na rin? Opo, totoo po yun, Kags Butch, no? Dahil doon sa initiative ng city government, talaga pong every 4 months po, in-evaluate yung mga barangay kung nagpa-function ba. Lahat po ay, may 15 areas po itong Gawad Husay at Galing. No, from environment down to the gender and development. Lahat po ng areas ng barangay governance ay sinusukat at in-evaluate para malaman po kung sino yung mga nagpa-perform talaga mga barangay. Mm-hmm. At the end of the evaluation po, nagkakaroon ng awarding. At yun naman po yung nagiging reward ng mga nag-perform na barangay. Ito po ay mga prizes ng city government na projects at saka po mga iba pang programa. Yung pong nominee kayo no, ngayon o nanalo kayo? 2 years po tayo, 2021 at 2022 po tayo po ang overall champion sa Santiago City. Congratulations. Congratulations. Thank you po. So yung inyong award is projects. Projects. Magkano po ang binibigay ng city in projects para sa inyo? Nung 2021 po ay 500,000 pesos worth of projects. Mm-hmm. And then yung 2022, ganun din po, 500,000 pesos worth of projects. Ang dami mo na magagawa, Kap. Mm-hmm. Oh, saan po napunta, Kap, yung 1 million in 2 years? Opo. Opo. Uh-huh. Ang aming pong barangay hall ngayon ay solarized na. So, wow. From... Nababa po namin drastically yung aming energy consumption at yung natipid namin, nagagamit pa namin sa ibang projects. Ganon din po yung mga street lights ng barangay. Nung huli po kami nagbilang, 270 units na po ng street lights ang naikabit. Wow. Buong barangay. 270 street lights? Opo. Wow. Batiin muna natin yung mayor ninyo, yung mga officials po natin dyan, Kap. Opo, magandang hapon po sa aming napaka-supportive na congressman at si Congressman Joseph Salvador Tan at ang aming city mayor, Attorney Alisa Sheena Pitan. Siya yung nakikita natin, napakaganda sa Facebook. Opo, maganda. Hello po, Congressman tsaka Mayoria. Mayora, opo. Opo, hello po sa inyo at nandito po kami sa barangay tayo. Kasama namin ang inyong magaling na kapitan. Yes po, at napakagaling po, no? Ang ganda po ng programa po, yes, na ito ng city government. Totoo. Dahil namomotivate po talaga ang mga barangay po ng Santiago City para talaga mag-perform at maibigay yung best po nila para sa kanilang mga barangay. Kap, nakikita din po namin sa inyo pong Facebook page na kayo po ay nagkakaroon po ng live sessions din po. Kwentuhan niyo naman po ang ating mga kabarangay tungkol po sa inyong legislative agenda. Opo, primarily, ang amin pong goal talaga kung bakit po namin inilalive yung session namin since April or May na po yata yun, no? Ay para ipakita sa mga kabarangay namin na wala kami itinatago, na transparent at inclusive po yung aming governance sa barangay.
po, napakaganda po niya na noon. At nakikita po ng mga kabarangay po ninyo na kung ano po yung ginagawa po ninyo sa barangay. Talaga pong kapag meron po kayong sessions, ano po, paano po ba ninyo kinakonduct yung sessions ninyo? At paano po nalalaman ng mga taga-barangay General Malvar na maaari po nila ito mapanood sa inyong Facebook page? Very active po yung mga admin ng aming Facebook page, kaya every may activity, especially kagaya po nung session. Tsaka nakatulong po siguro yung pagiging local legislative staff officer ko ng 4 years. Mm-hmm. Kaya na yung nakikita ko doon sa aming sangguniang panglungsod na idala po namin sa barangay. Kapano yung mga legislative achievements ng inyong konseho? Ano yung mga na-push ninyong mga legislative agenda? Halimbawa, meron ba kayo sa health? Meron ba? Ano yung mga napapag-usapan nyo doon? Apo, lahat po ng, we see to it po, no? Lahat ng programa namin ay dadaan sa legislation, either through resolutions or ordinances. Kagaya po nung sa health, yung amin pong napakinabangan po namin na husto, no? Yung BHW Academy, na inumpisahan po ito ng before the pandemic. Then nakita po namin yung resulta ng BHW Academy during the pandemic, ay talagang nagamit po na husto yung mga BHW natin, yung mga BHERTs po natin. Ayan po yung parang school for BHWs. Opo. O yung mga gustong mag-volunteer, yes, para sa barangay health services. Mm-hmm. O, kasi marami nagtatanong, no, SK May, na yung bang yung mga nakatapos ng sa mga maternity ward, mga ano ba tawag doon, yung nagpapaanak? Opo. Yung mga midwives. Mga midwives, di ba? Doon din po. Nagtuturo din po sila. Ano? Opo. Meron kayong mga volunteer, mga doctors. Napakaswerte po talaga ng mga barangay ng Santiago, kasi provided po ng city government yung midwives tsaka nurses po sa bawat barangay. Hindi, napakaganda ng inyong programa. May nagtatanong pala, naalala ko lang ngayon, kung ang BHW daw considered as barangay employees. Yes po, barangay employees po. At meron din nagtanong kung meron daw discretion ng kapitan na magtanggal ng BHW at his discretion, meron din po. Siyempre, kailangan dumaan sa proseso. Hindi naman pwedeng basta-basta ganun lang. Pero discretion po ng kapitan yung power po ng kapitan yun. Pero sa barangay General Malvar, I'm sure wala kayong problema doon, sapagkat bukod sa dumaan sa academy, habang sila nagsisimbe, alam ninyo na nakapag-aaral sila, may expertise na sila. Opo. Sa katulungan po ng aming mga nurses, nung unang academy po nila, 3 barangays po yun na nag-join sa isang klase, na tinuruan po sila ng basic na assessment ng health, pati po yung pagkuha ng BP, pati pagbakuna, tsaka po lahat ng kailangan nilang malaman. Okay, bago tayo pumunta dun sa pet projects nyo, kahit tatanungin namin kayo ng SK, batiin naman natin itong mga kasama mo, yung mga volunteers, mga youth volunteers, ito nakakatawa, mga batang-bata at mga poging-pogi, kasama nyo na at tumutulong na sa barangay. Opo. Ito po ang naging buhay talaga ng aming barangay. Ano po, dumadami talaga yung volunteers po namin. Kaya nga po yung aming barangay festival, pinangalanan po namin Padrufun. Iba nag-word po ito, na ibig sabihin bayanihan. Okay. Actually, sa September 27 po ang aming barangay festival. Dahil sa dami po ng volunteers, napakasarap po sa punong barangay na andiyan lang sila kung kailangan mo, talagang wala pong hinihintay na kapalit. Yun ang masarap na feeling. Pwedeng mention natin yung mga pangalan ng mga kasama ninyo? Opo, nandito po si John Mark Bagay, si LJ Alcantara, tsaka si Edison Kabungkal. Ayan, maraming salamat sa servisyo nyo sa barangay. Sana lahat ng kabataan, SK. May napanood nga lang pala ako na naman, SK, no? Yung sa Liga. Opo. O, eto na naman, nag-flow show na naman to mga muse. Ewan ko ba sa mga SA kung bakit na naging programa ninyo. Pero sige, okay lang. Sige, tuloy nyo yan, pagpatuloy nyo. No comment na lang. No comment. Pero, nag-like naman ako eh. Nag-heart naman po kayo, sir. Pero ayun nga po, Kags Butch, nabanggit po ninyo kanina na si Kap po ay meron po mga pet projects. Maari po ba natin ang kwentuhan po ang ating mga kabarangay? Ano po ba yung mga pinagtutuunan po ninyo na pansin niyo? Opo. Una, ito po sa environment, no? Napakadami po naming programa sa environment. Pero yung pinaka-paborito po namin is yung People Powered Revolution. Ginanap po namin ito noong 2021.
at 2022. At 2020, 21 and 22. Ano po? Ito po ay pinagsama-sama yung mga CSOs, mga church organizations, government organizations at civil society organizations. Nagtanim po kami ng 500 bamboo propagules sa riverbank ng aming barangay. At pagkatapos po ng pagtatanim ay nagkaroon po ng MOA signing na i-make sure nilang tutubo at mabubuhay po yung mga bamboos. Opo. Ano po ang tawag po ninyo ulit sa program? People Power Trivolution. Opo. Itinaon po kasi namin ito nung kasagsagan ng pandemic, EDSA revolution. Opo. So since hindi pwedeng mag gather po noon, so ginawa po namin yung People Power Trivolution. Pampa-ano rin yan, ano? Pampa-iwas ng flooding. Yes. Opo, opo. Kamusta naman yung cleanliness program ninyo? Kalakip na rin po yung environment. Opo. Sa lahat po ng barangay ng Santiago, obligado po magkaroon ng MRF, yung Materials Recovery Facility. Ine-encourage din po ang barangay junk shop. Meron din po mga program na maganda rin po yung naging community trash formation naman po ang tawag nila. So yung maduduming lugar, nilalagyan ng murals para mas maging maaliwalas po at malinis tignan po sa barangay. Okay, napakaganda yun. Nagkamakailan, ano? Inabot kayo, di ba? 2018 kayo na-elect. Opo. So inabot kayo ng pandemya. Mm-hmm. Kamusta naging karanasan ninyo ng pandemic? Lalo na yung lockdown. Nagkaroon ba ng lockdown? Nagkaroon po ng lockdown, opo. Ito po, dito po nasubok talaga yung kakayahan ng barangay noon. Tinatanong ko nga po noona na bakit nataon pa doon sa term natin, first term. Tapos biglang ang laking problema nung dumating. Pero yun, ay talagang sinadya ni Lord na nandun ka dapat. Opo. Pinagpapasalamat ko po. Doon po nabuo yung volunteerism sa barangay. Talaga ang dami pong tumulong. Mga pati po yung mga barangay police, talaga nagbantay doon sa mga lockdowns. Yung B-Hertz po namin, lalong-lalo na talagang pag may nag-positive pong, ano, hindi sila nag-atubili po talagang ayusin at asikasuhin yung mga pamilya pong nag-positive. Hindi naman po kayo nahirapan noong pandemic na i-control po yung mga nagpa-positive po sa inyo at yung in and out ng tao po sa inyong barangay? Mahirap po. Mahirap talaga dahil lalo na nung medyo bumaba na yung takot dun sa pandemic. Mahirap na kontrolin yung mga tao na minamaliit na nila yung epekto ng nakakampante na po. So napakahirap pero ipinagpapasalamat po namin na sa buong City of Santiago, Malbar ang pinaka mababa ang cases. Congratulations. Minsan talaga pag alam mo yung nalagay ka sa isang sitwasyon na akala mo hindi mo kaya pero kakayanin mo rin. Tumama ang tadhana, tumama sa Lord dyan dahil ikaw talaga nilagay dahil kung iba siguro baka may mangyaring hindi maganda pero kayo nga ang napili ng tadhana na kayong humarap sa pinagdaanan talaga natin. At pinagdaanan din natin noon yung laban ni President, former President Rodrigo Duterte sa drugs. Kamusta naman yung naging drug cleared campaign ninyo. Opo. Ganun din po, pinagpapasalamat din namin dahil yung mga amin po mga TR, yung mga tokhang responders ay hindi po nagmatigas na pumasok sila sa rehab. At ang amin po PNP ng Santiago ay talaga pong puspusan din ang suporta sa mga barangay dahil gusto po nila na once and for all ma-drug cleared yung buong city. So sa ngayon po, kahapon lang po, nag-meeting kami ng mga saliga ng mga barangay. 11 barangays na lang po out of 37 ang kailangan pang i-clear. Wow! So malapit-lapit. Malapit na. 95% cleared na eh. Diba? So malapit na mag 100%. Doon sa liga ng mga barangay sa Santiago City, nagpadala sa saan ang message sa atin, papakita natin ngayon. Sa barangay tayo! Okay, maraming salamat po liga ng mga barangay headed by Councilor Cayetana si Romero. Okay, Councilor Cayetana Romero, congratulations at napakaganda niyang inyong liderato. At meron kang pinakilala sa akin doon, kapitan, ano, pinakita na isang PWD na kapitan. Mm-hmm. Isa ho siyang, tama ba pag SK pag tinawag ko Lumpo? Lumpo, di ba? Polio victim po si Kap. Okay. Si Kapitan, ano yun?
Kapitan Macrae Bautista po ng Barangay Nagasikan. Ito po yung talagang naging mentor natin dahil si Congressman Joseph po noon, nung siya ang mayor, pinush niya po talaga lahat ng barangay na mag-benchmark sa mga performing barangays. Oh. Si Cap Macrae po ang Hall of Famer na sa Gawad Husay at Galing. 3 years na po siyang overall champion. Siguro kung hindi po siya nag-Hall of Fame, hindi namin nakuha din yung pagiging overall champion. Talagang idol po yung si Cap. Cap Macrae, congratulations po sa inyo po. At humahanga po lahat kami at we know Santiago City sa lahat, sa LMP, Liga ng Mga Barangay ninyo, eh very proud po sa inyo. Kasama ng katabi ko, talagang yun ang gusto ko, SK May, eh. Yung hindi nila sinisikreto yung mga, kung sino yung magaling, tinuturo nila. Kagaya nung kaibigan natin si Kapitan Joji. Tinuro naman sa atin si Cap Sunny Santiago, eh. So talagang yun ang maganda, imbis na nag-iingitan, nagko-competition, hindi dapat ganoon, isang barangay lang po tayo. Cap, yes. Malapit na ang iyong second term, malapit na ang BSKE, malapit na rin tayo magtapos. Ano ho ang masasabi ninyong maiiwan nating mensahe sa ating mga televiewers at sa inyong mga kabarangay pagkakataon nyo na po? Unang-una po, lahat po ng mga batang Malbar at mga kabarangay dyan sa General Malbar, advance Happy Padrofun Festival po sa September. Ang masasabi ko lang po ay ang ating barangay po ay hindi aandar kung hindi po sa pagpadyak ng bawat isa sa atin. Palagi ko pong sinasabi, Kags Butch, na parang sa pagsakay sa bisikleta, ma-out of balance po ang barangay namin kung hihinto kami sa pagpadyak. Kaya padyak lang, andar lang. Andar Malvar. Andar Malvar po. Maraming salamat po, Cap Sunny, at maraming salamat po dahil nasamahan niyo po kami ngayong araw, at sana po maimbita pa po namin kayo sa mga next po naming episodes. At maraming salamat din, mga kabarangay, sa inyo pong pagtutok po sa ating best practices segment. At meron pa po tayong special segment po para sa ating episode na ito. Hindi pa po ito ang ating huling segment ngayong araw dahil meron pa po tayong makakasama isang magaling na kag-awad naman po. At tatalakayin din po natin mga magaganda din po niyang nagawa sa kanilang barangay. At dito lang po yan sa pagbabalik ng sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay.